ينين كنت مسافر نريد دبي. Wala namang maraming bawal sa pagkain ngayon. Ang isa lang na ipinagbabawal sa aming pagkain, yung mga inihanda sa jus-jusan. Bawal kainin yun, kapatid. Yung inihanda sa jus-jusan, bawal yun. Yun lang naman ang bawal eh, yung mga inihanda sa jus-jusan. Yung sinasabi sa gawa, 15:28, pakibasa ng Acts niyo. Sapagkat ninagaling ng Espiritu Santo at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiatid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ayun, maliwanag yan kapatid namin eh, na mga hain sa Diyos-Diyosan, mga biligti, yan ang pinagbabawal sa Kristiyano talaga. Desisyon niya ng mga apostol. Pero yung mga baboy, hipon, alamang, yung walang kalikit, galunggong, alam mo, yung binabawal panahon ni Moises yan. Pero sa panahon Kristiyano, nilinis na lang Diyos yan. Basahin natin yung Marcos 7:19, kapatid na Luz. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nililinis na nga lahat ng pagkain, sabi, hindi kakasali dyan yung marurumi. Eh, alin ba ka nililinis kundi yung marurumi, di ba? Yung itinuturing na marumi sa panahon ni Moises, nung dumating si Kristo, sinabi niya, hindi naman pumapasok yan sa puso, kundi sa bibig. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pumpaksa ngayon ay tungkol po dito sa gawa 15:29 na binigay niya ng sagot tungkol po doon sa mga inihain sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Akin pong babasahin, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, para sa iba, yun daw mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid, kung kayo'y mangilag sa mga bagay nito ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ang bibigyan ko po dito ng pansin ay itong inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ang alam lamang po ng marami, ang Diyos-Diyosan ay yung mga ribulto. Yan, yung mga nililok, yun po bang mga inukit, ang alam lamang ng marami. Hindi nila nalaman yung mas malalim na ibig sabihin ng salitang Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po ay una, yung pong mga imahe na nililok. Yung pong may mga mata, may ilong, may bibig, may tainga, may paa, may kamay, pero hindi po nila magamit. Yung ikalawa pong Diyos-Diyosan na binabanggit ay yun pong mga tao na binigay nyo ng iba yung pagpapahalaga na buhay, ha? Buhay. Na pagpapahalaga liban sa Diyos o kay Yahweh. Yan po ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa po yung pastor ninyo, yun pong mga pagkain na inihanda doon ay hain doon sa Diyos-Diyosan. Hindi ho naiintindihan kasi ng marami, akala lang nila yung Diyos-Diyosan na binabanggit ay yun lamang mga nililok. Hindi po. Yun pong mga mangangaral nyo o yung founder nyo o yung inyong pastor o yung inyong ministro, yan po ay isang Diyos-Diyosan din po. Bakit po? Kasi po, yung utos nila, yung kanilang mga sinasabi sa inyo, ay yun po ang sinusunod nyo. Ibig sabihin, bukod doon sa Diyos ng kasulatan, kayo po ay merong Diyos-Diyosan
na nag-uutos sa inyo at sinusunod nyo. Limbawa po, yun pong inyong mga ngaral na nagsabi o nangaral na ang Diyos ay may puwet at yun po'y pinaniwalaan nyo, ay Diyos-Diyosan po yun. Kaya nga po yung Diyos-Diyosan na ito, nililiwanag ko na hindi lamang po ito yung pong mga nililok. Ultimong inyong mga ngaral, pwedeng maging Diyos-Diyosan po yan. Ito po, bilang halimbawa ha, yung sinasabi kong Diyos-Diyosan. Number one, an image or representation of a God used as an object of worship. Nakita po niyo yan. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga Diyos-Diyosang mga nililok. Ikalawa, a person or thing that is greatly admired, loved, or revered. Ibig sabihin, yung pong inyong ina-admired, iniibig, or revered, na tinatawag, matatawag po rin po pala itong mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, ibig sabihin lamang po, yung salitang Diyos-Diyosan dyan, ay hindi lamang mga tinutukoy na imahe. Ano sabi dyan? Anong utos? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Tanong, nung po bang magberde yung inyong sugo, inilagay niyo po ba yung pagkain? Yung po bang pagkain niya na inihanda para sa kanya, inilagay niyo po ba? Hindi ah. Nagsikain nga po kayo, yan ang maliwanag na pagsalangsang. Ano sabi niyan? Kung kayo po ay mangingilag sa mga bagay na ito, ikabubuti ninyo, ano nangyari sa inyo? Ay, kinasama po ninyo. No? Dito po sa aking kaunting oras na ibinahagi sa inyo tungkol po dyan sa inihain sa mga Diyos-Diyosan, kayo po ay naghahain. Yung pagkain na inihanda nyo doon sa kaarawan ng inyong mga ngaral, ay hain po yan sa mga Diyos-Diyosan. Hain sa Diyos-Diyosan. Sino ba yung Diyos-Diyosan na hinayan nyo? Hindi po ba yung inyong mga ngaral? Ano po? Dito pa sa dugo, sa binigti, sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay nito, ikabubuti nyo. Ito muna, sa Diyos-Diyosan po muna. Susunod po yung sa dugo, ibabagi ko rin po sa inyo. O muli po, maraming pong salamat. Uulitin ko po, yung salitang Diyos-Diyosan, hindi lamang doon sa mga nililo. Ha? Hindi lamang. Yung inyong mga ngaral, Diyos-Diyosan nyo rin po yan. Kung masyado nyong inidolo yung inyong mga ngaral, Diyos-Diyosan po yan. Maraming pong salamat. Ito po si Brad Emmanuel Lumani.